Yon, welcome to my channel, Lord Mang Kabiking, at nandito muli ang inyong panadirong madiskarte. Ngayon ay gagawin muna natin yung kanyang palaman ng ating gagawing chinelas bread. Chinelas bread yung tawag nila dito mga kabiking. Ayan. Kaya ito, sabihin ko yung mga sangkap. Meron tayong soft flour, kalahating kilo. Tapos 250 grams na washed sugar. Then, naglagay ako ng 30 grams na milk powder. Pasensya na kayo mga kabiking, maingin yung mga aso. So ulitin ko lang mga kabiking, meron tayong 500 grams na soft flour, 250 grams na washed sugar, at 30 grams na milk powder. So maglalagay tayo ng tubig. Ayan. Mahigit 114 mga kabiking, kung kitimbangin mo ay nasa kwanto, 100 10 grams na water. Ayan. Hanggang dito yan mga kabiking. Malapit na magkalahati. Yung size ng lata na to ay 370 ml. Ayan. Ito yung lata ng Alaska Ibab. Napakaingay yung mga aso mga kabiking. So maglalagay tayo ng food color na violet. Para na kayo basta magkulay violet siya. So maglalagay lang tayo ng vanilya. Ayan. Dalawang takip. So maglalagay tayo ng 50 grams na margarine. Ayan, kinamay ko na. Ayan, haluin lang natin. Sana ay narinig yung ating recipe pero ikakaption na lang natin mga kabiking. I-edit na lang natin at lalagay natin na isa-isa yung recipe nito palaman. Ayan, ganyan lang. So ito na ang ating palaman at siyempre gagawin na natin yung dough. Ang mamasahin natin ay 3 kilo para magkaroon kayo ng idea sa team ka ng 3 kilo na ginagamit sa assorted bread. Ayan. 3 kilo mga kabiging kasi nadagdagan pa natin yung ginawa natin na assorted. Doon na natin kukunin yung dough nito. Ayan. So ito na ang ating flour. Ito yung bread flour o kaya tinatawag na first class sa bakery, 3 kilo. Maglalagay tayo ng 600 grams na washed sugar. Grams na asin. 50 grams na instant yeast. Maglalagay tayo ng 3 latang tubig. Tatlo kalahati pala na latang tubig. Ayan, tatlo kalahati. Maglalagay din tayo ng margarine, mga 150 grams.
ginagawa mo? So ito na yung tatlong do natin na kilo. Ito yung ginagamit sa mga assorted bread. Ayan, tatlong kilo yan, mga baking. Pwede naman kayo maglagay ng itlog yan. Kasi pag isang kilo, naglalagay kasi ako ng itlog. Kasi timpla ng banas yung ginagamit ko minsan. Ayan. Siyempre, kukuha lang tayo dito ng konti. Ayan. Kasi ito yung gagamitin natin sa gagawin nating product, tinapay. Yung tinimplahan natin ng palamang kanina. Ayan, kaya tara, i-makina natin. So ito na ang ating lumang gabiki, magka-cut tayo ng 40 grams. Medyo maingay na naman mga gabiki. Ang tinira na natin ng margarin para hindi siya kalagpit. Ayan, magka-cut tayo ng 40 grams. Tinatansya ko lang mga kabiking kasi sanay ako sa tansyahan. Ayan, alam ko naman mga kabiking yung mga dati nating subscribers, hindi nabago itong mga diskarte na ganito. Pero siyempre para to sa mga new subscribers natin dyan. Ayan. Ayan. So ngayon mga kabiking, magpapalaman muna tayo. Yung titimbang nyo itong palaman ay nasa 30 grams lang ito. Kayo nang bahala kung pwede nyo i-adjust, pwede rin 25 grams. Ayan. Palaman muna tayo. Ganyan muna. Ayan, tignan nyo. Ayan. 6 pesos ang bintahan nito mga kabiking dito. So mga kabiking, bali napalaman na natin at i-rest lang muna natin. Palasahin natin konti para mas madali siyang i-flat. Ayan. Habang pinapaalasan natin konti ito mga kabiking, gagawin natin yung natirang masa. Gagawin natin ibang klaseng tinapay. Ayan, i-rest lang muna natin bago natin siya i-flat. Ayan. Mas madali kasing i-flat ito mga kabiking pag nakalasa. Pag nakalasa konti. Ayan. So ayun mga kabiking, yung ating natirang masa na ginawa natin. Ayan. Pakisulat nyo na yung timpla nito mga kabiking kasi baka sa sunod nating gagawin ay kukuha ulit tayo ng timpla ng buns. Ayan, rainbow, pandihopia, pig pie. At siyempre gagawin na natin dito yung ating kinilas bread. Isusunod na natin kasi medyo nakalasa na yon. Pasensya na kayo dito sa ginagamit ko na tray mga kabiking kasi luma na to pero malinis yan. Sadyang luma lang yung tray natin. Ayan. Yan yung nagawa ng 3 kilo. Ngayon, gagawin na natin yung ating kinilas bread. So, okay mga kabiking, napakasimple lang yung gagawin natin. Ayan. Gaganito lang natin siya. Ayan, ganyan siya mga kabiking. Ayan. Ayan, ganyan lang siya. Kung saan yung kung mga kabiking yung kung saan natin nilak kanina na pinalaman natin dun yung ating ipa-plat, babalik tarin natin siya. Ayan. Ganito lang mga kabiking, then kukuha lang tayo ng tray. Ayan. Pagpatong-patungin kasi natin to mga kabiking. Ayan, ganyan lang.
Medyo pasensya na talaga kayo kasi maingay dito. Aso, yung mga gumagawa ng bahay, ha? Maingay talaga ang kabiking. Ayan, ganyan mga kabiking. Tapos papatungan natin yan. Tignan nyo ulit. Kaya mas maganda kung medyo nakasa to. Mas madali siyang i-flat. Ayan, bibigyan sample. Pag napalaman nyo ng ganito ay papatungan natin yan, ganyan. Ganyan siya. Tapos saka natin ulit lalagay, yan. Ayan, ganyan lang mga kabiking. Patong-patong lang yan. May nakalimutan pala ko ilagay mga kabiking. Lagyan pala natin ito ng cheese toppings. Lalagyan pala natin ng cheese toppings. Ayan. Ito yung ginagamit natin sa cheese bread. Siyempre ilalagay na lang natin yung recipe nito. Pati yung dough sa ating description. Ayan. Pag nalagyan ng cheese toppings, saka natin sa papatong. Ayan. Ganyan lang mga kabiking. Ayan. At siyempre, mamaya natin sasalang to. Hindi natin ito makikita na double size. Pag pwede nang iluto yung mga kasabay nito mga kabiking, pwede na rin ito iluto. Ayan, kaya ganyan lang mga kabiking kasimple. Ayan, yan yung tinatawag na chineras bread. Ayan. So tara mga kabiking at sinalang na natin yung ating chineras bread. Ayan, tingnan natin. Patapos na ako mga kabiking. Ayan. Bali, yan yung kasama kanina. 3 kilo. Naluto na. Ayan. Yan yung kasama kanina sa 3 kilo mga kabiking. Tara, silipin natin. Ayun yan. Kasalang na siya mga kabiking. Ayan. Pag lumubo yung mga kabiking, pag hinahon natin, pwede rin natin siya. Pwede rin natin siya pag patong-patongin. Ayan. Bali, may nauna na tayong nakasalang. Ayan, gaya ng sinasabi ko natin yung mga kabiking, pag may brown sa gilid, pwede na natin itaas, kabilaan. Ayan, kaya mamaya ay maluluto na yan, napapakita ko sa inyo yung finished product. Yung init pala ng ubin natin mga kabiking ay nasa 300 temperature. Ayan, kung tatansyan mo siya, sira kasi yung kuneto temperature. Ayan, maluluto naman yan mga kabiking ng mga 15 minutes. Depende pa rin yan sa ubin mga kabiking. Ayan. So mga kabiking, kakahango lang natin yan. Yan yung una nating niluto kanina, yung nasa taas. Ayan, ganyan sa mga kabiking. Hindi na natin siya pinagpatong kasi hindi naman siya lumubo. Ayan. At siyempre, nagpapasalamat ako mga kabiking sa mga patuloy na sumusuporta. Ayan. At pakisubscribe mo na rin ang ating channel. Ayan sa mga kabiking. At yung mga kasama nitong mga kabiking kanina ay na-share ko na rin yung mga timplada doon. Yung pig pie, rainbow, saka pandihop. Yan, i-share ko na yung mga kabiking. Pakitignan na lang yung ating mga video dyan. Ayan. Kasi napakarami na natin i-share na timplada. Ayan, hanggang dito na lang ulit mga kabiking at maraming salamat. Bye-bye!